Turkey. Nasa Bacoor, Cavite tayo. Mula rito, ilang metro na lang ay mararating niya ang kainan sa bansa o yung bansahan na tinatawag. Eto, hindi ko alam kung anong pangalan ng tulay na to. Basta pag narating niyo na itong tulay na to, ilang metro na lang, bansahan na. Eto, St. Peregrine Institute. Sana bukas sila, no? Mukhang maraming tao, no? Ayan, no? Itong balsahan o kainan sa balsa, isa ito sa mga dinarayo at binabalik-balikang kainan dito sa Bacoor, Cavite. Ganito ang itsura ng harapan ng kainan sa balsa o balsahan, no? Mamaya, papasok tayo dun sa lugar kung saan yung mga dining area nila. Sa lukuyan, bawal pang mga minors dito. At ito yung mga masasarap na pagkain nila dito sa balsahan. Si ate ang mag-assist sa atin. Anong mga bestseller nyo dito, ate? Una pa nga sa kasaligang na baka. Lahat naman... Dito, pagkatapos mag-order, ano yan, sir? Kailangan muna mag-fill out ng contact tracing form ba ito, sir? Ayan. Kailan pa ulit kayo nagbukas, sir? Pero bawal pa rin talagang ano, minors. Matagal na kayo dito, sir. Palagyan nyo ilang years na itong balsahan, sir? Tagal na pala, ano? Dito pa lang sa lugar na to, di ba? Pagpasok mo, ganda ng hanawin dito. Ito yung mga cottages, mga nakalutang na cottages. Pag nakapag-order ka na, maghahanap na lang kayo ng mga pwesto kung saan ninyo gusto. Yan. Eto, ikutan muna namin itong mga cottages dito. Eto, nakalutang oh. Kaya tinawag na balsahan ito, or kainan sa balsa. Ngayon lang ulit nakabalik dito sa kainan sa balsa. Dito sa balsahan may mga kawayan. Sir, anong tawag dito, sir? Tawag ng dati. Sa mga waiter. Pero ngayon, eto na. Aba, upgraded na po. Pindutin lang to, sir, pag nag-order. Okay, sir. Salamat. Ang unang step, pag pumunta ka rito, syempre, magre-register ka doon. Pag fill out ka ng contact tracing form. At pagkatapos nun, mag-order ka. Pag nakakuha na ng mga waiter yung order mo, bibigyan ka ngayon ng number. Tsaka ka maghahanap naman ngayon ng cottage kung saan mo gusto. Dahil napakarami naman mga cottages dito, mga floating cottages. Dito ang napili namin, floating cottage. Nung pumunta kami rito, eto, itong kawayan na to na may kasamang pamukpok. Ito yung ginagamit para tawagin yung mga waiter kung may additional orders. Pero ngayon, sabi ni Kuya, medyo nag-upgrade na sila. Level up na. Buzzer na ngayon kung tatawag ng waiter para sa additional order. Merong ceiling fan or electric fan. At syempre, merong ilaw. Ang pinakamainam o pinakamagandang oras ng pagpunta rito ay mga hapon, yung hapunan, yung mga before 6. But at least, hindi mainit at enjoy mo yung surroundings dahil maliwanag pa. Napakaganda ng mga cottages dito. Dito sa napakagandang lugar na ito, karamihan sa mga nagpupunta at kumakain dito ay family, yung mga mag-jowa, minsan may single, pero syempre mas maganda kung punta ka rito ng maraming kasama. Pero take note ha, sa kasalukuyan, bawal pa ang mga minors dito. Kaya kung mapapansin ninyo, yung mga kumakain dito ay mga nasa tamang edad na. Ito na yung aming order. Salamat kay sir. Sir, anong pangalan niyo, sir? Sir Eric. Sir Eric, matanong ko lang, ano yung parang ano kanina doon? Parang umuusok ba yun o tubig yun? Nag-i-spray? Tubig lang po. For disinfectant po yun? Ano po yun? Para po? Tubig lang para sa lamay. Dito,
Sulit na yung pagkain dito, no? Ito yung good for two. Merong gulay, merong pinaputok na isda, may dalawang barbecue, meron pang itlog na pula, tsaka kamatis, at syempre, may sabaw. Ayan, tsaka sausawan. At ito na yung shake namin. Ah, melon? Ito. Okay, salamat, sir. Okay, thank you. Kaya, sa mga boys dyan na may mga nililigawan o may mga gustong ligawan, tip ko sa inyo, dali nyo dito sa Kainan sa Bansa. Sigurado pagkatapos yung kumain, hindi ko na alam. Ngayon naman, magpapalipad ako ng camera o ng drone dito para at least makita natin yung aerial view ng balsahan. Sige, sir. Ayan, napakaganda. Talagang mag-enjoy ka. Madilim na. Napakaraming mga ilaw dito na talaga namang nagpapaganda sa paligid. Dito sa Kainan sa Bansa, hindi lang siya nang mabubusog. Maging ang inyong mga mata ay mabubusog din sa mga gagandang tanawin na makikita sa lugar na ito. Ito na nga, no? Pauwi na. Sulit ang pasyal at pagkain dito sa balsahan. Thank you.